We have the right to say that Attorney Lenny is the real president until transmission log proves otherwise. Hala, si Lenlen pala ang totoong presidente. Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel, Mang Libak na ta! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ako ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, and share this video para alam natin kung ano ang latest trending news na ating pag-uusapan kay maglebak-lebak na ta! Nako, ambisyoso naman itong mga kamping. Dahil daw sa mga nangyari ngayon tungkol sa NAMFREL finding sa eleksyon, si Mama Lenlen daw ang totoong presidente. Gising nga kayo mga pasneya kayo ha. Gising kayo oy. Ang haba-haba ng panaginip nyo until now, panaginip pa rin. Oo. Sabi na isang netizen, we have the right to say that Attorney Lenny Robredo is the real president until transmission log proves otherwise. Gising naman, no? Ang daming na-shock sa mga pakana, sa mga information na binigay ng NAMFREL. NAMFREL pala. NAMFREL has posted on its website an 89-page final report, 2022 National Local Elections. Char. Pages 23 to 24 detail its discovery of discrepancies. Wow. Meron talagang discrepancy. Dapat sa... Bakit nasa page 23-24 pa? Bakit hindi sa unang page pa lang ni-mention nyo na may discrepancies? Diba? The vote counting machine, VCM, source code differed from the hash code. This indicated possible program tampering. Wow! Talagang ipupush nila ba na si Mama Lenlen talaga ang presidente? Eh? Ipupush talaga nila na si Kiko talaga ang nanalo. Eh? Lenny Kiko talaga ang nanalo. Eh? Yun ang kanilang gustong ipahiwatig dito. Kung bakit ito mga sinasabi ng NAMFREL na 89 final report 2022 National Local Elections, di ba? Rio has been questioning the deluge of 20 million plus votes for president and VP an hour from balloting's end last May 9. Physically impossible, the electronic communication engineer says. At their close at 7 p.m. on May 9, the 107,345 presents had first to complete 9 complex steps before transmitting VCM counts to the transparency server. Nako po, nakakalurky naman itong mga report ng NAMFREL. Mga kabibig, maniwala ba kayo sa NAMFREL? Well, meron naman silang mga basihan, di ba? Pero may basihan din tayo. Isang video na nag-trending ngayon. Galing sa bibig ni Mama Lenlen. Si Mama Lenlen talaga ang nagsabi na wala talaga kaming nakita na dayaan sa eleksyon. Kaya nga hindi siya nagprotesta eh. Kaya si Kiko move on na sa buhay niya, naging busy sa agriculture niya. Mama Lenlen naman naging busy sa as international speaker. Pinalalawak niya ang kanyang magaling magsalita. Pinalalawak niya ang angat buhay. Diba? Meron nga isang netizen na naka-observe na kikilos lang ang mamamayan kung may leader with unquestioned integrity, credibility, and clout to inspire them. I think si Lenny lang yun. Nga lang, mukhang iba na ang prioridad ni VP Lenny Robredo. Ang dami ng nagdaang issues, wala lang kahit statements of condemnation or concern man lang. Yan ang napansin ng isang kakamping, para yatang pinabayaan na sila ni Mama Lenlen. Wala nang concern si Mama Lenlen tungkol dito kasi nakafocus siya na either natakbo siyang senador. Ay, talaga, uy. Change of mind si Mama Lenlen. Talo akong bilang presidente. I should prepare myself for being a senator. Diba? Huwag na tayo maging bitter-bitter. Uy, move on tayo. Yan ang ginawa ni Mama Lenlen. Kayong mga kamping, yan ang gagawin nyo. Mag-prepare kayo sa pagtakbo ni Mama Lenlen pa yung senador.
Tulungan niyo si Mama Lenlen kung makalusot ba? Oy, panoorin niyo mga kambing itong video ni Mama Lenlen na explaining na walang dayaan galing sa bibig niya talaga, oy. Sinampal na kayo ni Mama Lenlen ng katotohanan. Hindi pa kayo magising, gumising na kayo kasi Mama Lenlen... Ay, nako si Mama Lenlen, matagal nang gising. Oo, matagal nang gising si Mama Lenlen at nag-dream na siya maging senador. Watch this video, oy. Why did you not protest the result of the election? That was the number one question. Ayan. Mabuti po tinanong mo because I will be given an opportunity to... I think I discussed this already when I spoke sa NYU. Right after the elections, we formed a team of lawyers and we formed a team of computer experts to look into allegations of cheating. We participated in all the third-party audits that were conducted, and our lawyers and our computer experts did not see anything. Ayaw po namin na mag-file ng kaso, napapaasahin lang kayo. We know that at that time, emotions were very high. And it would have been a consolation for everyone kung may kaso ipa-file because we could hold on to it. Pero we felt that it would be unfair to the supporters to let you keep on hoping on something that's not there. Hindi ko po sinasabing walang dayaan na nangyari. Ang sinasabi ko lang, walang nakita. Walang nakita yung ating mga teams. So it was discussed so many times. We knew that our supporters wanted us to file cases, but we felt it would be very unfair. It would be very unfair to everyone to keep on hoping na wala kaming ebidensyang mapapakita. Why did you... Sabi ng isang netizen, ang akala ko naman, nakaprotesta na si Lenny at Kiko versus BBM at Inday Sara. Yun pala, nag-request ang Dilawan at Pink sa Comelec na maglabas ng ebidensyang wala sila. Kilusang propaganda lang yan. Oo, dapat sana no, pag talagang si Mama Lenlen at si Kiko talaga ang nag-really push themselves, malaking trending news to, pero hindi eh. Mga kamping lang, para kaya hindi pinatulan ng media ngayon eh. Parang walang pakialam ang media, kayo-kayo lang pala eh. Anong point nyo? Para mapansin kayo ni Mama Lenlen, para mapansin kayo ni Kiko, walang silang pakialam sa inyo. Diba? Kilusang propaganda lang yan para sabihin nandyan pa rin kayo, nandyan pa rin ang kamping alive and kicking. Well, in fact, wala na talaga. Walang buhay na mga kamping. Oy, inechapwera na kayo ni Mama Lenlen. Hindi na nagbigay-bigay ng mga komento sa Mama Lenlen sa latest trending sa Pilipinas. Wala siyang pakialam kasi naghahanda na siya sa kanyang sarili. Oh my. Naghahanda na siya. Oh. Sabi ni Mama Lenlen, bakit ako kiber-kiber sa mga news na yan. Paghahandaan ko ang pagtakbo ko bilang senador. Pwede naman. Pwede naman tatakbo si Mama Lenlen. Walang problema doon. Oo. Let's see kung mananalo ba siya. Let's see kung matalo ba siya. So, mga kabibig, anong palagay nyo ba? Kung bakit ito mga kamping until now, hindi maka-move on? Ay, mga kamping, mag-move on kayo. Ay, oo. May magandang bukas pa. Oo. Ang hirap na yung panaginip. Binabangungot na kayo. Gising! Uminom kayo ng tubig para mahimasmasan. Yan lang mga kapibiyada ng latest trending news. Don't forget to like, subscribe, and share this video sa ating mga libak-libak. Oy! Bye everyone! See you next time! God bless!